ni Joker. So ito po yung ating sewing machine. So maraming salamat po sa pag-avail at sa pagkitiwala sa ating shop. So ma'am, gagawin po natin ito ng full video kung paano po natin siya gagamitin, paano po natin isisita, paano po tayo maglalagay ng sinulit, at kung paano po natin ito gagawin, ma'am. Kone, so maraming salamat. God bless and more power po, ma'am. Ito po yung ating transformer. Ito po yung outlet natin. Dito po natin na nagsasaksak, ma'am. Then nandito po yung ating saksakan po, ma'am. Transformer to outlet ng sewing machine. So ito po yung foot control niya, ma'am. Ilalagay po natin yan sa baba po, ma'am. Then ito po yung lagayan natin ng sinulit sa itaas, ma'am. Ayan po siya. Then nandito po yung bobbing at needle niya po, ma'am. Okay. Then isusunod natin yan dyan, ma'am. Ilalagay po natin dito, ma'am. Number 1 arrow po siya, ma'am. Ayan, dire-diretso lang po siya. Pataas naman po, ma'am. Then may hook po dito, ma'am. Kailangan po ang rotation nito. Ikot nito, ma'am. Pag ganito po siya para lumabas po yung hook po doon, ma'am. Ayan po siya, ma'am. Ayan. Then isasabit natin ng ganyan. Okay. Sumunod po siya, ma'am. Ididiretso po natin dyan, ma'am. So ganun lang po siya, ma'am. Kadaling gamitin. Tapos ito po, ma'am. Pag nahihila niya po yung sinulid, isabit niyo lang po siya dito, ma'am. Ayan. Ganyan lang po siya, ma'am. Then butas na po ng karayom, ma'am. Ipapasok natin. Lalim naman po, ma'am. Ito naman po siya, ma'am. Ayan po siya. At kung mayroon po kayong katanungan, ma'am, may concern po kayo, wag po kayo mahihiya mag-message sa ating FB page, sa Mato Sewing Machine Vlog. At mayroon din po tayong Facebook page Mato Sewing Machine Vlog at YouTube channel Mato Panumpang Vlog. So ito po, ma'am, yung ating bobbing. So pag magre-refit po tayo, ma'am, ilalagay po natin dyan at itutulak natin doon. Itali natin yung sinulid natin, apakan natin yung foot pedal natin. Gagana na po yan, ma'am. Automatic po siya. Pag gumagana po, kamay lang po, gagana na po yan, ma'am. Ito po siya, ma'am. Ayan. Then meron po tayong indikita. Ayan po indikita niya, ma'am. Sisasabit ko lang po siya. So ayan po siya, ma'am. Nakita niyo po siya, ma'am. May hiwa dito na maliit. Okay. Then hawakan po natin itong sinulid natin nang galing sa karayom. Ipapakain po natin sa kanya, ma'am. Babantayan niyo po yan para matutunan niyo po siya, ma'am. Ayan. Napakadali lang po yan, ma'am, gamitin. At wag na wag po kayo mahihiya sa mga concern niyo about dito sa sewing machine para po ma-replyan namin kayo at inform niyo po kami, ma'am. Ito po siya, ma'am. Ito po yung ating tela. So tatahin po natin yan. Ayan. Then straight line number 2, number 1. Ayan. So depende po sa iyo, ma'am, sa posisyon ng needle niyo po, ma'am. Ayan po siya, ma'am. Napakaganda at napakasulit po siya, ma'am. Ipakita mo kay ma'am kung gaano siya kaganda at kung gaano kasulit. Okay. Then isunod naman po natin dyan, ma'am. Sakaling gusto niyo po ng zigzagger, so pwede niyo to itapat, ma'am, kung ano pong gusto niyo yung zigzagger. Small, medium, at saka large. So dito sa medium. So ilagay natin ito sa number 2 para makuha po natin yung magandang zigzag niya, ma'am. Ayan. So napaka-perfect po siya, ma'am, at napaka-solid po siya, ma'am. Ayan. Solid na solid po itong sewing machine natin, ma'am. Then kung gusto niyo, ma'am, po mag-aging po kayo, ma'am. So ayan po yung zigzag natin. Napakaganda po siya, ma'am. Then kung mag-aging po kayo, ma'am, mayroon po siya pang aging stitch na number 8. So ayan, itatapat niyo lang po yan sa number 8 po, ma'am. Ayan. Then ilagay niyo to sa number 4 po, ma'am, or number 3. Ayan. Basta aging niya po. Ito kung stitch na ganito, 8, 9, and 10, number 3 lang, 3 to 4 lang po yung distance na kaya niyang i-provide po, ma'am. Ayan. Huwag niyo po siya ilalagay sa 1 at saka 2. Ayan, napakasulit po siya, ma'am. So ilagay natin yung number 9. Ayan, sunod-sunod po natin yan, ma'am, para makita niyo po siya, ma'am. Then ilagay naman po natin yung number 10. Ayan, okay. Then mamaya yung button holder naman po, ma'am, paano pong dapat lugawin para gagawa po kayo ng pang wallet o pang button holder. Ito po siya, ma'am. Ayan, napakasulit po siya, ma'am, at napakaganda po siya, ma'am. Ayan. Okay, so sumunod po dyan, ma'am, gagawin naman po natin is yung pang button hole. So A and B lang po siya, ma'am. So ilalagay nyo to sa fine. Ayan. Then yung letter A, paatras po siya. So dito tayo sa letter B para paabantit po siya, ma'am. Ayan. Ayan, napakasunod po siya, ma'am. Pwede nyo po siya isagad sa F or fine. Then B, A, letter A. So ayan po siya, ma'am. Ayan, napakasulit po siya, ma'am. Then babalik po tayo sa letter B. Ayan, para matapos siya po yung button holder. So ito na po siya, ma'am. Ayan yung ginawa niyang bang button holder, ma'am. Napakasulit po siya, ma'am. Napakaganda. Okay po, ma'am. Kung mayroon po kayong katanungan, ma'am, huwag po kayo mahihiya mag-message sa ating FB page, Mato Sewing Machine Vlog. At pa-subscribe din po yung ating YouTube channel, Mato Panumpang Vlog. So maraming salamat. God bless and more power po, ma'am. Okay? So ayan po yung itsura ng ating sewing machine, ma'am. At ito na po yung freebies niya. Impakin natin yan, ma'am, Connie, para po ma-ship natin ngayong araw at matanggap niyo po siya. Pa-unbox po, ma'am.
at pa-video po ma'am at pa-share din po ma'am.